Magandang araw sa lahat. Ito ay kaugnay pa rin sa mainit na pinag-uusapang diskusyon sa pagitan ni MMDA Chief Edison Nebrija at Colonel Bosita patungkol sa pagsita umano ng huli sa isang MMDA dahil sa umano'y hindi makatarungan na paghuli nito sa isang rider sapagkat nakatsinelas lamang ang angkas nito. Lumabag daw ito sa batas, trapiko at nararapat lamang na tikitan. Subalit hindi umano ito nagustuhan ni Colonel Bosita at agad nitong pinagbayad ng isang araw na sahod sa rider dahil sa abala at pagliban sa trabaho. Agad naman na nakarating ito kay Colonel Nebrija at nagbantang kakasuhan si Colonel Bosita sa oras na mangingialam pa muli ito. Samantala, ang usaping ito ay umani ng katakot-takot na reaksyon sa mga motorista at matapang umano nila itong dinepensahan ang kanilang iniidolong si Colonel Bosita. Nagbigay naman ng kanyang opinyon ang isa sa mga hinahangaang personalidad sa social media na si Ben Tulfo. Ayon dito, hindi daw nito sasabihing mali si Bosita at sinabi nito kung ano ang tama. Ang tama di umano kung ano ang nakasulat sa batas. Pinunto din ni Tulfo na dapat ang pagbabasihan ay kung ano ang nakasulat sa batas at dapat itong respetuhin. Pinayuhan din umano nito si Bosita na awatin ang mga tagasunod nito at huwag magwala. At siya lamang daw ay nagsasalita tungkol sa isyung ito sapagkat siya ay hinikayat ng kanyang milyong-milyon na followers. Atin pong pakinggan ang buong pahayag na ito ni Ben Tulfo tungkol sa isyung ito. Tagal na ho kong hinihikayat sa isyu ho nitong si Bong Nebrija at saka itong si Colonel Bosita. Yung dalawa na to. Well, ako ho kasi magsasalita ho ako at naintindihan ko ng dalawa. Itong kanilang bangayan, umabot sa social media, si Bong Nebrija, ang sinasabi niya, pinatutupad niya lang yung batas na ang batas na yan, galing sa LTO, pagbibigay ho ng sinasabing ticket doon sa nakatsinelas na hindi naman na nakaangkas lang. Mm-hmm. Nagalit ho rito si Bosita at lumusob doon sa lugar. At pagkatapos, pinagsabihan yung enforcer. Ang tanaw ho rito ni Bong Nebrija ay pangingialam. Sabi niya, retired ka na, ba't ka nakikialam? At the same time, usurpation of authority, wala ka rito sa pa-MMDA. Kung ikay pupunta roon, sinasalba mo, para mo naman ngayon, tinuturuan yung mga nasa MMDA. Kung gusto mo, sabi ni Nebrija, mag-apply ka na lang kay sa MMDA. Kaysa naman gagawa ka ng mga tropa mo dyan, ng mga riders, karamihan ng ibang mga riders natin, may mga matitino, may mga kamote. So ngayon, lumalaki ngayon ang issue rito. Mm-hmm. Ngayon, para ako, sinasabi ng mga tao, ano masasabi mo rito, Boss Ben? Ako, ang simpleng masasabi ko dito, ang pagbabasihan dyan ay yung batas. Okay? Respeto lang dito konti doon sa mga nagpapatupad ng batas. Ano ba ang tama rito? Sino ba ang tama? Sino ang tama kung sino yung sumusunod sa batas? Alam niyo kasi, ang ina ng lahat ng mga batas ay saligang batas. At sa saligang batas, andyan ho nabubuo yung sinasabing paggawa ng batas sa legislatura na ang legislatura gagawa sila ng sinasabing Republic Act. Matibay na batas ho yan. Sunod yung sinasabi natin, Presidential Decree na matagal na ho yan, mga batas hanggang kasalukuyan, Executive Order, Administrative Order, City Ordinance, at mga batas na gawa ng lokal na pamahalaan. Lahat yan sa ilalim ng saligang batas, yung mga ina ng batas, doon sa mga anak na batas. Ngayon, di ko alam na bakit hinihikayat ako ng mga milyones na mga sumusunod sa amin, pati sa mga Tulfo brothers na magsalita. Ako ho rito, kung tatitingnan, tama ho si Nebrija. At hindi ko naman sinasabing mali si Bosita. Pero kung titingnan mo, kung tama si Nebrija rito, anong ginagawa ni Bosita para mangialam doon sa trabaho ng mga law enforcers na parang sasabihin natin, totoo may mga abusado si Raulo, bastos, kotongero ng mga enforcer. Pero dito, naging issue kasi yung nakatsinelas lang, kaya kayo mga riders susunod. Kung ano man ang sinabi ng batas, kung ang batas man niya gawin, gawa ho yan sa LTO, National Administrative Order, yan ho, sa mga ganyan, AO, Administrative Order, EO, iba yan. Well, respetuhin ho natin, pwede sila magbigay ng ticket. Ngayon,
Diyan ho, pwede maging basihan para kung talagang dasampas sa korte. Huwag natin iinterpreta ang batas. Colonel Busita, nakikinig ka ba? Hindi kita pinangangaralan. Kaya lang, para sa akin, baka kasi, alam ko naman, pinangangalagaan mo yung mga followers mo. At mga followers mo naman, importante, awatin mo. Huwag magwala. Kaya kami, bakit ako nagsasalita? Hinihikayat ako ng mga followers. Anong say mo? Eh, nagsalita na ako ngayon. Naging malinaw ba? Dahil kung hindi ako magsasalita rito, parang bulag ako. Ang mahalaga rito, mutual respect and mutual admiration, pareho kayo galing sa law enforcement. At hindi dapat kayo magkaiba. Are you listening, Colonel Busita? Ganon din ikaw, Bong Nebrija. At the end of the day, alam niyo dahil naging taong gobyerno kayo. Ngayon, si Nebrija, taong gobyerno, ikaw naman, Busita, retirado ka na. Kaya sa iyo, gumagawa ka ng mga grupo dyan, siguraduhin mo na yung mga pag ika'y lulusob, pupunta roon, pag hinuli, siguro, ay turuan mo na lang, wag doon kasi ang lagay, parang above the law ka. The law applies to all or none at all. It may not be clear, hindi man klaro yan, pero ang LTO nagsabi, eh meron talagang dyan pagdating sa mga chinelas na yan. Para siguro, ako sinasabi ko lang, lahat ng batihan, siguraduhin natin, pag-iinterpreta natin ng batas ay tama. Kasi yung mga tagapagsunod natin, kung minsan, makarinig ng isang bagay, akala mo, alam na, know ito, kahit na kulang pa. O ngayon, mutual respect and admiration, importante riyan. Para nang sa ganon, hindi kayo nagkakagulo. Kasi kung ganyan, eh mag-aaway-aaway yung mga tao rito. O ako naman, taga-tabla lang ako, magsasabi ng katotohanan. Ala akong pakialam kung sino magagalit sa inyo. Halimbawa, ako kasi na nasubukan ko na mabash, hindi ako natitinag, di ba, si Trillanes, si tinawag kaming kawatan ng putok sa buhong pendeho na yung hinamong ko na nasuntukan yan eh. Minsan ka, mabuti nga pa, tinigil ko na, pinigilan ko sarili ko sa Senado na kung maaari, look me in the eyes, say to my face. Hindi naman gaya. Ay yung isang politiko doon na dinuro-duro niya sa akin, inisip ko, duruhin mo ako rito, eh, may kalalagyan ka, walang senador sa akin kahit sa loob ng senado mo. Eh, pero that time, nag-hearing, nirespeto ko pa rin kahit na binastos ako. Kaya naglubos sa mga isip ng tao na ako'y nagnakaw, putok sa buho kayo. Nung ninakaw ko, lahat kami, ginagawa namin dito, may kontrata. Bahala ng hukuman para magdesisyon kung ninakaw ba namin. Nakikinig ka ba, Trillanes? O ngayon, hindi ako natinag sa mga bashing na yan. Oh, nagsalita na yung anak ni Kiko Pangilinan. Sino si Kaki? Hindi ba? Victim blamer daw. Isa pa rin yung gatas pa lang sa bibig. Jesus Mariosep. Apat sa'yo, tinuturuan ka ng tatay, nanay mo ng tama. Hindi yung puro kay social media. Natinag ba ako doon sa mga millennial? Hindi! Sino-sino pa? Yung mga nagsalita ako, hinggil doon sa pagrarally-rally, manawagan ng mga academic, kung tawag nila doon ng kumari daw pumasok sa mga Ateneo. Natinag ba ako? Inano sa Twitter? Hindi ko pinapansin kahit ng milyones. Ala akong pakialam. Ang paninindigan ay paninindigan. Kahit na kuminsan, hindi na popular. Panindigan mo dahil sa tatama ka. May mga bagay na tama na hindi popular sa iba. O, ano yung tama? Kung ano yung tama, panindigan mo yun. O, ngayon, para sa akin, kung ngayon ang tingin mo, Bong Nebrija, kung ano yung tama, panindigan mo. Kasi may basihan ka. Ikaw naman, Colonel Busita, kung sa palagay mo tama ka, dalhin mong issue doon sa LTO, tapos paliwanag mo sa mga miyembro mo, parang hindi nagkakagulo. Ngayon, para sa akin, ako'y nagsasabi lamang dahil dito, ayan, nakialam na ako? Hindi. Nagsasalita lang ako para maging malinaw. Dahil lahat naman ng bagay, ang kuminsan paninindigan mo, lalagay ka sa alanganin eh. Dahil sa sobrang paninindigan mo, may katapat na sinasabi or kapalit na presyo yan. Kukuyugin ka. Ako ba'y natatakot sa kuyog? Hindi ako natatakot sa kuyog sa mga social media. Hindi ako tinatablan. Huwag lang akong kuyugin, physical na kuyugin, dahil may kalalagyan kayo. It's either me or you. Take me or I'll take you. Ganun lang kasimple. No need na babantaan ako na kukuyugin ako. Iba yung kuyog na physical, iba yung kinukuyog sa social media. Hindi ako tinatablan yan. Wala sa akin yan. Kakatulog ba ako? Humihilig pa ako eh. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.